Ano ang kakilakilabot na sinapit ng Voyager 1 sa layong 23 billion kilometers? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV. Matapos ang lindol ay dumako naman tayo sa outer space. Dito ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang hindi pangkaraniwang nangyayari sa Voyager 1 sa layong 23 billion kilometers. Pero bago ako magsimula at kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana para naman ma-notify kita pag may mga bago akong videong ina-upload tulad nito. Kaya naman tara na at simulan na natin. Nito lamang Mayo 2022 ay nagsimulang magpadala ang Voyager 1 ng kakaibang data mula sa interstellar space. Nagsimula itong kumilos na parabang ito ay nawawala sa deep space. Naging dahilan nito para mag-alala ang NASA, kaya naman agad nilang inalam kung ano na ang nangyayari sa Voyager 1. Dito ay nalaman nga nila na nagkaroon ng mga issue sa readouts mula sa AACS ng spacecraft o ang tinatawag na Attitude Articulation and Control Subsystem. Ang layunin nito ay pangasiwaan ang probe's orientation. Pinapanatili din itong nakatutok sa Earth ang high gain antenna ng Voyager 1 na siyang nagbibigay daan para maibalik ang mga data na nagmumula sa ating planeta. Ngunit ang mga reading mula sa AACS ay hindi nga tumutugma sa movement at orientation nito. Kaya naman pinaniniwalaan na ang spacecraft ay nalilito tungkol sa lokasyon nito sa kalawakan. Matapos nga ang higit sa 2 buwan ay hindi pa din naaayos ang glitch hanggang ngayon. Ang Voyagers 1 and 2 ay inilunsad noong 1977 para sa isang misyon sa loob ng 4 taon. Pero ano ba ang misyon na ito? Ito ay para pag-aralan ang 4 na higanteng planeta sa ating solar system, kabilang ang Neptune, Uranus, Saturn at Jupiter. Pero kahit na matapos ang 45 taon ang parehong spacecraft, ay gumagana pa din na may mga limitadong instrumento lamang. Kaya naman kung tutusin ay napakalaki na nang naiambag nito sa larangan ng agham at siyensya. At sa maniwala ka o hindi ay noong 2012 ang Voyager 1 ay ang kauna-unahang spacecraft na nakarating sa interstellar space matapos nga nitong malampasan ang heliopause. Ito ay ang hangganan sa pagitan ng interstellar medium at araw na puno ng solar magnetic fields at ang papalabas na solar winds na binubuo ng protons at electrons. At pagkalipas nga ng 6 taon noong December 2018 ay naabot na din ng Voyager 2 ang milestone na ito. Sa katunayan, ang mga twin spacecraft pa lamang ang nakapaglakbay ng mas malayo at tumagal ng mas matagal kumpara sa iba pang spacecraft sa kasaysayan. Sa ngayon, ang Voyager 1 ay nasa layong 14.5 billion miles o 23.3 billion kilometers mula sa Earth. Ang mga inhinyero ng NASA ay umaasa lang ngayon sa 45 taong gulang na mga manuals at dokumento ng Voyager dahil ang mga ito ay dinisenyo at itinayo noong unang bahagi ng 1970. Sa mga panahong iyon ay wala pang ang gaanong mga public library para itago ang mga importanteng dokumento at mga papeles. Kaya naman kahit na may ilang dokumentong hawak ang mga engineer ng NASA, ang mga papeles na naglalaman ng mga detalye sa disenyo at mga pamamaraan ng probes ay malamang na nawala na. At isa nga ito sa mga dahilan kaya nahihirapan ng mga ito na i-troubleshoot ang problema sa spacecraft. Gayunpaman ay may nakikita pa ding pag-asa ang NASA. Dahil ang ilang mga box na may schematic at dokumento ay nag-i-exist pa din mula sa JPL o ang Jet Propulsion Laboratory. Bagaman ang pagkuha sa mga dokumentong ito ay medyo challenging at time-consuming, ay malaki naman ang may tutulong nito para makahanap ng solusyon sa patuloy na aberya ng Voyager. Ayon sa data na ipinadala ng probe ay may napakataas na energy charge particle sa interstellar space.
Bagamat medyo mababa ang posibilidad na matamaan ang spacecraft ng mga particles na ito, ay posible pa din itong masira ang electronics at magdulot ng aberya. Sa kabila ng mga posibilidad na ito ay hindi pa nga natutukoy ang pinagmulan ng aberya. Kung ganun ay dito na ba magwawakas ang paglalakbay ng Voyager 1 at makakahanap pa ba ng ibang paraan ng NASA para may pagpatuloy pa nito ang paglalakbay sa deep space? Sa tulong ng mga eksperto, ang spacecraft ay patuloy na tumatanggap at nagsasagawa ng mga normal na utos mula sa Earth. Maging ang antena nito ay nananatiling nakatutok sa atin at wala ding bakas ng pagbaba ng signal nito. Nangangahulugan ito na kahit na sa gitna ng mga maliliit na aberya, ang probe ay gumagana pa din ng maayos. Higit pa rito, isinara ng NASA ang mga non-technical system na sakay ng Voyagers. Kaya naman ang spacecraft ay inaasahang magpapatuloy sa paglalakbay nito hanggang 2030 kung ang lahat ay naaayon sa plano. Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.